Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Hulusulu, this is Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III, June 18, 2022. It's a nice morning to each and everyone listening all over the globe and to all our brothers and sisters na talagang nag-aabang sa ating daily imperial broadcast sa pananaw ng iba't ibang bayan, tayo ay nangingibabaw sa ating programang pangkabuhayan. Maharlika, Kingdom of God, Lupasug Empire, mabuhay po kayo. Mabuhay ang ating kaharian, ang ating Sultan of Sulu and North Borneo, ang ating tunay na Bangsamoro na nandiyadyaan sa ating ligwasan, Mars. Good morning sa mga sultan, sa lahat ng ating sultanato, sultanato ng Maguindanao, ng Soccsergen, sa Sarangani, sa Suluan, North Borneo, sa Central Mindanao, Sultan ng Rizal, Sultan ng Lanao, lahat kayo. Alam ninyo, nakapost na kayo dyan at hinihiling ko sa inyo na ibigay nyo na ang listahan. Ibigay nyo na yung master list ng ating mga RCI members, yung naka-receive ng sedula natin, yung naka-gawa ng lahat ng programa sa pangkabuhayan, lalong-lalo na sa cooperatives at sa association na under sa Imperial Federation of Farmers and Fishermen. Lahat ito inaayos na ni Queen sa unification process natin. Unite as one people, one region, one nation. Dahil ang One Quintal Financial Digital System natin ay talagang nagraraning na iyan sa buong mundo. Kailangan unahin ko kayo. Nakita ninyo diyan nakapaikot sa ating selyo, no? Ang pangalan ng Diyos Simulan, Raja Baginda Ali Abdurrajak, Maria Helen Abdurrajak, Bin Baginda Ali Elizabeth III. Iyan ang protektor ng bagong henerasyon. Iyan ang ating pinaka-banner, no? Ang Black Fatima. Iyan ay 909 ang nasa loob ng ating Royal Imperial Flag, Federal Republic of Lupasug. Nag-umpisa ako nitong holy mission natin sa Tacurung, Sultan Kudarat, sa Ligwasan Mars, sa North Cotabato, South Cotabato, diyan mismo sa Maguindanao, sa Inner Ligwasan, at diyan natin talagang ipagawa, ipalabas sa buong mundo ang recovery of all assets and properties, gold bunker na naging payong ang Tacurung Sultan Kudarat, Tacurung City ng bagong henerasyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong basta-basta magtrabaho na wala kayong programa o batayan. Inumpisahan natin sa Blood Compact na yan ay ginawa mismo sa Tacurung City. Hindi ninyo nakita, dyan mismo sa Tacurung nakabaybay, nakatira. Subalit alam natin, no, na marami talagang mga matabil na mga dila. Kahit si Jesus, hindi tinanggap sa sariling bayan. Pero iyan ay mga kasabihan. Kapag ikaw ay may ginagawa na pang kalahatan para sa sangkatauhan, ang unang gagawin ng pamilya ay ikahiya tayo. Yan, no? Pero wala silang magawa. Sila na ngayon ang nahihiya dahil hindi nila alam na ang ating misyon ay may basbas ng kalangitan. Diyan nakita ninyo si Helen, nakilala ng buong mundo nang dahil sa pagbukas noong December 12, 2012 ang Ligwasan Mars. Inilabas ko. Kaya nung nailabas ko na yan, anong ginawa?
ng OPAP, talagang puspusan nilang binangga ang ating programa at kinuha ang ating plataporma. Ginamit ang ating blood compact, dinala kay Najib Tunrasak ng Prime Minister ng Malaysia. Diyan ninyo makita kung gaano kasakit. No? Tapos na dapat tayo noong 2012. Kasi kailangan maimplementa na natin ang federalismo. Federal monarchy. Hindi yung nilalaban ni Robin Padilla. Siya ay suportado ang BARM. Suportado ang Bangsamoro Republic nila, na yan mismo ang nagpaaway sa Sabah standoff, Zamboanga standoff. Kaya Mr. Robin Padilla, senator ka, please, dapat tandaan ninyo kung sinong lumalaban sa Federal Revolutionary Republic ninyo, kayo ay nakahanda na ang ating selda. Dahil kayo ang supporter ng Bangsamoro na nagpaaway, naintindihan niyo ba that is a global conspiracy? Kasabwat na kayo ngayon dahil pinapakita niyo na sinusuportahan ninyo yung massive humanitarian violation ng killing, ng destruction of property, destruction of the land. You supported that. Even the president is liable. Sino presidente? Benigno Simeon Aquino III. Sino ang isa pa? Si Duterte mismo, kasi siya ang nagpaaway sa loob ng Marawi. Yan, patunay iyan. In every president has the command of responsibility. Sino pa? Gloria Arroyo. Sino pa? Estrada. Ramos. Kaya nga itong Marcos na nagpaaway, yan ang hulihin natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, if you are clever enough, lahat kayong mga media na sumalungat, kayong mga media na nagsabi na naging biktima ng martial law, ipagpaubayan nyo sa akin, ilalabas ko kung sino ang mga iyan. May buhay pa. Nandyan pa si Apo Enrile para magsalita. Okay, huwag na natin yung asahan, yung Ramos, dahil alam naman natin, kapikat na iyan. Pero ang totoong Ramos, alam niya na si Queen Helen, inadvisan niya pa noong 2012 na kapag kukunin na natin ang lahat ng kayamanan, ilagay sa gold bullion banks. At sinabi niya na ipattern ko sa Brunei o kaya sa Timor-Leste. Kaya nga ang Timor-Leste, nung nagkaroon ng independence, lahat ng military pinaalis. At ang kanilang bitbit ay ang kanilang mga sari-sarili, at sila pa ay nakabrief. Gusto niyo bang gawin din iyan ni Queen? Mga militar na naka-assign sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, sa Maguindanao, sa Mindanao, at saka sa Palawan. Gusto niyo rin bang gawin iyan? Because that is the country within the countries. Ang Minsupala, Mindanao, Palawan, Sulu, ay nasa pamumuno sa pagprotekta under sa tinatawag nating umbrella ng OPAP, Office of the Presidential Advisor for Peace Process. Sila ang nagbabantay niyan. Kaya nga hindi nawawalan ng peace talk ang Pilipinas, ang Malaysia at ang Indonesia. Ang Indonesia, ang kanyang binantayan ay ang Kalimantan at ang Bulungan. Yan, that napakalaki dyan ang ating asset. Yung ating timber, yung ating mga tinatawag nating mga yaman ng kalikasan. Saan nahanay ngayon ang Malaysia? Sino ang pinrotektahan ng Malaysia, ng Kuala Lumpur, Sabah, at Sarawak? Kaya yumaman ang Semenanjung Malayo dahil sa taxes ng Sabah and Sarawak. Kayong mga nakikinig na mga anak ng Pilipino, anak ng SUG, no? Sila talaga napakasakit ng mga ginagawa niyan sa internet. Kayong mga anak
na walang alam, alamin ninyo. Kayong mga anak nang nasa kadiliman, magbalik na kayo sa liwanag. Dahil kayo yung mga tinatawag natin na mga pamilya na nalulong sa drugs, nalulong sa sabisyo, nalulong sa tinatawag nating pambabastos. Dito nakita na natin, oh, ayan, oh. Queen is starting to tell you, kung merong umpisa, merong katapusan. Natapos ko ang patutuo ng misyon na ito. Naumpisahan ko ang global financial system. Naumpisahan na natin kung paano ipa-download ang ating kayamanan. Ano pang inaantay ninyo? Sasalungatin niyo pa rin ako, ay di umalis kayo sa teritoryo na ibinigay ng Diyos Ama ng Allah sa atin. Mula apari hanggang ulo, the land of Ophir, the land of the Raja Sulaiman, the land of the Rajas. Ito yung mga kapatiran na makikita ninyo mismo sa pamumuno sa Biblia at sa Quran. Kaya nga, hindi dapat nag-aaway ang Islam at ang Christian. A true Christian is a true Muslim. A true Muslim is a true Christian. Iisa lang ang ating Diyos Ama, ang Allah. Kaya nga nung nagdeklara ng Divino Gobyerno, dito ninyo makita. Kaya nga, nakapwesto tayo sa Indanan Sulu. Para at least makita ninyo na ito yung lahi na dapat ninyong balikan. Ang source of origin, Indanan hanggang Sabah. That is the Royal Hashemite Sultanate of Sulu and Sabah. Ngayon, kinuha yan ni Puwad. Kaya nga napakasakit yan palagi na ma-remember ko nung dinala ako ni Lola Dear doon sa Baguio. Nung nalaman nila na nakausap ko ng mga obispado, mga kaparian, nagpa-air sa TV na sila ang totoo. Pinamukha sa amin na kami ang mga impostor. Kaya Muhammad Puad Abdullah Kiram, kung sinong packager mo, lalo na yung si Don Juan Diligaspi ninyo, yung Duchess ninyo, yung joke-joke ninyo, eh talagang mananakot kayo. Kasi completos ricados ang papeles na kayo ay claimant, supported by whom? By the OPAP, by Miss Wari Group, by Gloria Arroyo. Kasi in every administration, merong Sultan Sulu na pinapaupo. Kasi kung walang Sultan of Sulu, walang konstitusyon, walang administrasyon. Ngayon, yan ngang sinasabi ko, kung paupuin ka ni Bongbong, edi si kawawa si Bongbong kasi pare-pareho kayong malitiga. Because, bakit? Dito ninyo makita kung paano at ano ang kahalagahan ng isang sultan sa konstitusyon ng Pilipinas, ng Malaysia, ng Indonesia. We are the government within the government. We never been extinct. Hindi kami nawala. Nagparaya kami dahil siyempre katulad niyan. Kayo dapat ang sumuporta, no? Kaya nga nasasabi ko palagi, malaki ang magiging setback ng Kuala Lumpur, ng Semenanjung Malayo sa pagpabaya, sa pagsuporta mismo ng mga sabahan ng mga Sarawakians. Merong limang mga source of lineage yan. Nandyan yung Kadasan, nandyan yung tinatawag natin Tausug, no? Ginawa nilang Lupasug, ginawa nilang kanilang mga sariling tribo para takpan ang katotohanan. Kaya nga hindi ninyo masabi na ang Lupasug ay hanggang diyan lang sa Sulu. Ang Lupasug Empire ay umabot iyan sa entire Southeast Asian nation, sa ASEAN mismo. Kaya nga may BIMP Iyaga, yung mga development na yan, dapat suportahan ang Mindanao, ang Sulu, ang Palawan. Pero anong ginawa ng Sultan Brunei? Mas pinili niya kalingahin, kupkupin ang mga claimants. Kasi pag totoo na, mabubunyag ang sikreto niya. Dito natin, oh, nababaybay. Paano niyo mabawi, aber, ang lahat ng kayamanan kung wala kayong plataforma? Si Queen nagtrabaho at the age of 7.
sa ligwasan, Mars. Talagang nagpupunta yan sa katubigan para ipagtanggol ang kapwa Maguindanaon. Ilan nun, lahat ng nitibo ng ating kalupaan. Kaya kung kayo'y nakikinig, no, mga keeper, lahat ng mga binigyan ng pagkakataon, kung namatay na ang inyong lolo, namatay na ang inyong tatay, na siyang henerasyon na tagabantay. Ngayong panahon na ito, si Queen Helen magsasabi sa inyo, no lifting, walang pwedeng magdala ng bareta kahit saan-saan. Huhulihin pa rin kayo niyan. Pero since na ang talakudong, ang umbrella, ay ang Takurong City, ang Takurong Sultan Kudarat, diyan ninyo dalhin ang mga bitbit ninyo, lalo na yung inventory list ng inyong binabantayang bunker. Kayong mga mandurugas, kayong mga inuutusan ng ating Philippine National Museum, kasi kayo yung inutusan magkuha ng mga gold. Tama na ang paghulidap ninyo, lalo na yung mga tao ni Fidel V. Ramos na magpahanga ngayon. Yan ang tagakalkal. The recent one is mga tao ni President Rodrigo Duterte at ni Inday Sara. Tama na ang pagbungkal dahil ang sumpa, baka matubuan pa kayo ng kaliskis niyan. There is a curse in every gold na nandiyadyaan sa ating mga bunker. Kaya nga sana po maintindihan ninyo kung saan ako nag-umpisa ng ating holy mission, ay siya rin ang aking babalikan, ang lupa kung saan ako naging tao. Diyan ninyo makita kung kaano kahalagahan na meron kang source of origin, meron kang permanent address, meron kang pinagmulan. Kaya nga itong mga reyna-reyna na naggaganyanan yan, hawak ang mga bunker. Maghanda po kayo dahil ihaharap ko kayo lahat sa mga keeper kung anong mga ginawa ninyo. Lalo na yung nagsabotahe ng ating kayamanan sa Sierra Madre. Kayong mga keeper, inuutusan na kayo noon pa, last year pa, na makipag-ugnayan na kayo. Ang telepono ko 0908-907-8182. Kung kayo ay ready na isurrender ang lahat ng nasa loob ng bunker, kasama ang lapida, kasama ang inventory list, ibigay nyo na para mapakinabangan ninyo yung binabantayan ninyo. Namatay na kayo lahat. Wala kayong nagawa kundi mag-abang dahil sa commitment ninyo kay Apo Lakay. Inuutos ng mahal na reyna, ng Queen of Philippine Islands, ito ang siyang hudyat para sa inyo lahat. Ipunin ang kayamanan para sa gold bullion bank natin. Ayan ang QE369. Iyan ang sovereign bank natin. At iyan ay magkakaroon tayo ng ating bangko para sa ating mga paggawa ng lahat ng mga programa sa infrastructure. Ibig sabihin, lahat ito uugat sa ating Quintal Digital Financial System. No, ang QFS natin, Quintal Financial System natin, ang siyang magiging sistema para sa ating kinabukasan. Kasi ang SWIFT code ay na talagang ano na yan. Kaya nga nagkakaroon na ng problema ang buong mundo. Wala silang pera. Ang Amerika nakakapagprinta ng kanilang dolyar mismo dito pa sa ligwasan, sa inner ligwasan. Kaya nga hinahunting kayo. Nasaan ang printing machine ng dolyar na ginawa iyan? Kontsaba si Gloria Arroyo at si Amerika. Kasama si Ampatuan. Kaya nga hindi nyo basta-basta masabi yan.
Kahit ikulong nyo lahat ng angkan na yan, kung ang machine na iyan ay nandiyan sa maling kamay, mananagot pa rin kayo hanggat hanggan hindi ninyo isinurrender nandiyan sa takurong. Ang ating konsolidasyon ng lahat ng iyan. Baguhin natin ang ating sistema, di ba? Hindi sa pagnanakaw, hindi sa pag-imprenta, sinusuportahan ang Amerika ng patago. Napakasakit ninyo. Biro mo dulyar-dulyar, piniprinta ninyo against our kalupaan, against our backup na yan mismo ang ligwasan, Mars. Inabuso na ninyo ang ating kayamanan. Napakasakit dahil nananahimik ang mga totoo para at least marunong kayong rumispeto sa source of origin. Subalit ayaw pa rin ninyong isuli. Ayaw pa rin ninyong ibigay ang amin pinaglalaban para sa sangkatauhan. Kaya hulihin na lang kayo. Yan ang gusto ninyo eh. Ayaw ninyong magpatalo. Nananabla pa kayo. Pumapatay pa kayo. At ako pa mismo ang inyong targetin dahil nabingkok kayo at nalaman na kayo ay mga siraulo na siyang nag-aalipin sa kapwa Pilipino, sa kapwa Maharlika. Isulin nyo na yung printing machine kasi bagsak na ang ekonomiya ng Amerika. Dahil alam ko na hindi kayo makapagprinta dahil pag ginawa nyo pa rin iyan, kayo ang mananagot sa ating kental financial system. Ganyan katibay, kagarantisado itong ating ginawang sistema na mismo buong mundo ay yuyuko sa atin lahat. Kaya nga sana naiintindihan ninyo, kung wala ang Royal Hashemite, Sultan of Sulu and Sabah, kung wala ang Reyna ng Sabah, ng Sarawak, ng ating imperyo ng lupasog, wala tayong kalaban-laban sa mga Illuminati sa kabal. Kaya nga, lupang pangako, inilabas na natin. Ano pang gawin ninyo? Makiisa. Kaya nga, sabi ko doon sa mga keeper na tumatawag, isa lang ang password, buhay na buhay ang may-ari. Nandito si Queen Helen bilang taga-ipon. Kahanap pa kayo ng butas na ang sumpa ay talagang nandiyan yan, pero hindi nyo makuha kailanman kapag hindi ninyo isinurrender sa tamang kamay. Ilang taon nyo binantayan? Napakaraming taon na kayo'y nagutom dahil dito sa ginawa ng Illuminati ng kabal ng administrasyon ng Liberal Party of the Philippines na siyang inutusan para tayo ay kawawain at tayo ay gutumin para sila lang ang manalo at bubusog sa kayamanang iniwan sa atin. Kaya nga, Liberal Party of the Philippines, kailangan sumunod kayo sa patakaran. Ginawa lang kayo ng Lolo Sultan na yan mismo si Jamalul Alam Haji Hassan Pasang dahil sa sovereign niya na pinahiram sa inyo. Sino ang counterpart sa Malaysia? UMNO, United Malay National Organization. Sino ang partner sa Indonesia? Lahat iyan, ginawa iyan para to guard the sovereignty. Pero nagiging sakim ang bawat nakaluklok sa posisyon na iyan. E kaya ngayon, ini-insist ninyo ang Bangsamoro Republic ninyo, ihuhulihin ko kayo. Dahil hindi nakaangkop, dahil kayo ang naggawa ng Sabah standoff, Sambuanga standoff, 44 Sapmen Sacrifice. Ngayon pumasok si Robin Padilla. Mr. Padilla, Senator, do you know what you are saying in public? Do not delve in something that you do not know because that will lead on to your back to the cell. Kayong mga nagyayabang-yabangan, marami pa kayong kasalanan na dapat ninyong ayusin. Tama na. Follow the rule of law. Mismo pinahamak ninyo, Presidente.
Biro ninyo, dinamitan ninyo si Miss Wari. Tingnan nyo yung mole. Minsan nasa kaliwang mata, minsan nasa kanan. Ang totoo, nasaan ang mole niyan? Hindi pa ba kayo nahihiya? Sinabi ko na sa inyo ang patay-patay. Ipapaano kong iharap ko sa inyo at iti fingerprints ko iyan? Di mapapahiya kayo? Gobyerno? OPAP? Militar? Hinahanap ko ang kapatid ni Mamay para magkanta, magsalita. Ituturo kayo. Yan ang kailangan ko. Kaya nga naghahagilap kayo dahil kayo mismo ang siyang masasabit sa ginawa ninyong programa pag-api, pag-alipin sa sambayan ng Maharlika. Nakita ng lahat na iyan sa buong mundo at pasasalamatan ko itong ating daily broadcast. Allah ang nagturo sa akin nito. Allah ang nagbigay sa akin ng linya. Allah ang nagbigay sa akin ng satellite passage ko, how to broadcast that the world can hear me live telecast from Hulosulu with love. Tingnan ninyo kung paano nangyayari ito. Kung paano si Queen umiikot na ang kanyang pusod ay Hulosulu, Indanansulu. Diyan ninyo nakita ang hiwaga. Pero si Queen, araw-gabi walang humpay, bigyan kayo ng sistema ng inspirasyon sa pagbagong buhay. The Kintel Financial System. Side by side with the Quantum Financial System. Kailangan natin may backup sa backup. Kaya nga ito programa ito ng matatanda na dapat sundin. Lahat ngayon, hinihimo ko, isurrender ninyo ang lapida o kaya inventory list kung hindi ninyo kaya. Tayo'y magkikitaan. Marami na kayong nabungkal dyan sa agusan. Ipunin ninyo. Dyan sa Sarangani, dyan sa bundok ng Sierra Madre. Makiling, huwag ninyong pabayaan ang ating kayamanan, ang mga perlas, diamante at mga ginto na iniwan sa atin. Iyan ang ating muling pagbangon sa mundong ibabaw na yuyuko lahat ang bawat nasyon sa lupang pangako. Diba nakikita ninyo how Queen works and proclaim? Lahat ito, bawat araw ay revelasyon ng divino gobyerno, ng pamumuno ng Diyos Ama. Kaya nga sabi ko, lahat itong ginagawa natin. Kaya nga na-surprise lang ako kung bakit nagiging matapang si Robin Padilla. Dahil backup iyan ni Hataman, backup ni Sakurtan, backup iyan ng Bangsamoro. Ngayon, ako ang harapin mo dahil alam ko kung anong ginagawa mo sa ground. Ilabas mo ang kapatid ni Raja Mamay na si Alnas bin Abdul Gapar, alias Jamalul Alam Kiram III. Ikaw ngayon ang gagamitin ko para dito. Now, ngay kayong mga maliliit na utak, bakit ako merong poder and authority? Dahil diyan sa binigay ng mga lolo sa kamay ni Queen bilang tagabawi ng kayamanan ng buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas, sa Sabah, sa Sarawak, hindi lamang dito. Dahil ang lolo sultan ang gumawa mismo ng United Nations, ng International Monetary Fund, ng World Bank, nitong tinatawag nating Bank International Settlement. Lahat ng ahensya, mismo ang US Treasury, mismo lahat ng Central Bank. Yan ang kapangyarihan na hindi ninyo alam para sa sangkatauhan. Philippines is now called Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Kaya nga ang MCOG natin
ang Maharlika Kingdom of God Digital Cashless ay nandiyan na. Yan ang ating Kintal Financial System. Mabuhay kayo! Kung ayaw ninyo suportahan, i-okay pa rin. Kasi uunahin ko ang India, uunahin ko ang iba't ibang bansa pumasok sa ating sistema. Gusto niyo ba yan? Kaya nga, yun ang valor, yun ang value ng Royal Citizen ID. Nakalabas dyan, bawat sultan, bawat leader, bawat bae. Umayos na kayo. Huwag ninyong pakinggan yung mga detractors ninyo. Huwag kayong magkaroon ng bangian, yung tinatawag na kung sinong nasa taas, talangka system, ibababa ninyo. Ngayon, magtawagan tayo. Ibig sabihin, walang ibang puntahan. Madali akong pumunta ng Davao, madali akong pumunta ng Agusan, ng Cagayan de Oro. I-surrender ninyo kay Queen Helen Fatima Abdurrazzaq para mabuo ninyo ang inyong buhay muli bilang angkan na tagapag-ingat ng kayamanan sa inyo na mga pinagkatiwalaan ni Apo Lakay Ferdinand Edralin Marcos na siya pa rin ang presidente magpahanggang sa ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Magandang umaga. Masalamat.